panahon ng COVID-19, social distancing. Pinandidirian po nila ako. Sobra ko po daw daming kuto. Kung bibilangin po, baka nasa 1,000 na rin po yung kuto ko. Ang bukang bibig, bawal muna. Ang beso-beso, pati na yakapan. Tama-tama yan sa mga bata ngayong tag-init. Makakaligtas sila sa hawaan sa kuto. Iyon kadiri naman to. Bakit ka ba nagkakuto, anak? Bakit ka ba nagkakuto? Dito kami nagkahawahan. Daming kuto. Hindi po kami nagkahawahan sa COVID-19. Nagkahawahan po kami sa mga kuto. Kaming lahat nagkakuto. Para maging ligtas at hindi kumalat ang COVID-19. Pinapayuhan ang lahat ngayon na manatili lang sa inyong mga tahanan. Will not allow the opening of classes na wala ng aral. Laro na lang. Pero ang pamilyang ito, kahit naka-home quarantine, nangangamba pa rin. Ang isa kasi nilang kaanak, carrier din daw ng parang virus na kinatatakutan din ang sandamakmak na kuto. Iyon kadiri naman to. Kaba nagkakuto, anak. Daming kuto. Siya ang 19 anyos na taong gulang na si Liza. Hindi niya tunay na pangalan. Sa dami ng kanyang kuto, maya't maya niyang kinakamot ang kanyang ulo. Ang kanyang anit tuloy, sugat-sugat na. Iyon kadiri naman to. Bakit ka ba nagkakuto, anak? Simula po nung bata po ako, nung nagkakuto ako, na po akong kaibigan kasi nga po hanggang ngayon marami pa rin po akong kuto. Iya na nga po sa sarili ko dahil ang tanda-tanda ako na tapos may kuto pa rin ako. Parang nakakaya na po mga ipagkaibigan po talaga. Hindi na po mawala-wala yung kuto ko. Shock po ako, para pong butlig na magkakadikit-dikit po. Halimbawa po, yung kuto po, kinuha mo po. Pati po yung sugat na dadala. Ayon naman kay Edith, hindi niya tunay na pangalan. Layas daw kasi talaga ang kanyang anak na si Liza. Habang nagkakasugat siya sa ulo, lalong dumadami yung kuto, lumalaki yung kuto hanggang sa nanganganak. So lalong dumadami lalo ang kanyang kuto sa ulo. Kaya ang ulo nito, maya't maya rin niyang sinusuyod. Iyon kadiri naman to. At ka ba nagkakuto, anak? Daming kuto. Kapag nakakarta ka na madaming kuto, parang nandun yung pandidiri mo. Talo na, dalaga na yun. Tapos, dahil pa rin kuto. Masakit po yung ulo ko. Tapos, angkat eh. Tapos, minsan, sobrang dami na sugat. Pindugo dumadami. Kaya hindi na rin po ako lumalabas at hindi na rin po ako nakipagkaibigan kasi nga po dalaga na po ako pero ang dami ko pa rin pong kuto. Kakaya na po para sa akin yun. Kinukutuhan din naman nila para maubos ang kuto pero hindi rin nauubos ang kuto, lalong dumadami pa nga eh. Maliit lang ang bahay ni Naliza kaya tabi-tabi sila kung matulog pati sa kanilang mga unan. Meron ding gumagapang na kuto, si Edith Tuloy, na madalas katabi ni Liza sa pagtulog, nahawa. Nagpapakuto pa siya sa gabi, iniilawan lang namin para makita ang mga kuto. Hawa-hawa na po kami sa virus, hindi sa virus na COVID-19, kundi nahawa kami sa virus ng mga kuto. Tiraw sa kanilang eskwela, madalas nabubuli si Liza. Kaya bago pa man nakansela ang mga klase dahil sa COVID-19. Ang bata na una nang nag-home quarantine. Sana po mawala na po itong kuto ko balang araw kasi nahihirapan na po ako sa ganitong sistema. Lagi na lang pong dumudugo yung ulo ko, lagi na lang pong dumadami lalo yung kuto. Ginawa na po ng paraan ng nanay ko pero wala pa rin po talaga eh. Yung kuto, lalo lang pong dumadami. Lalo lang pong madami rin yung sugat ko sa ulo. Sana matulungan niyo ako kay NBS. Sinubukan naman daw nila itong gamutin. Pinainom pa si Liza ng antibiotic at pinaliguan pa ng bayabas ang kanyang ulo. Pero ang mga sugat, hindi pa rin gumagaling. Balak nga sana namin ipagamot sa doktor kaso wala naman kami pang bayad. Saan kami kukuha ng pambayad? Ayon
Ayon sa dermatologist na si Doktora Grace Beltran, problema raw talaga ang mga kuto. Ang kuto ay isang parasitic infection na kung saan karaniwan natin nakikita sa 5 to 13 years old. Pero sa case niya kasi matanda na siya. So since kung ganun na yung age niya, dapat wala na siyang kuto, wala na siyang ganun uri ng parasit sa ulo niya. Once na yung kuto kumagat sa anit natin, nag-release siya ng laway na kung mas kilala bilang enzyme. Once na yung enzyme na to ay na-induce dun sa anit natin, kakaroon siya ng itching. So once na nangati sila, kakamuti nila yon. Tapos kapag yung mga daliri nila, yung mga kunila madumi, nagkakaroon siya ng isang bacteria infection. Sa pamamagitan ng video call, nagbigay si Dr. Beltran ng tips kung paano gagamutin ang mga sugat sa ulo ni Liza. Sa kaso kasi medisina, tinatawag siyang pediculosis capitis. Tapos tawagin niya kuto sa anit. Ano rin kasi yung mga lugar sa anit niya na may mga nana at pigsa. Unti-unti na rin po kasi siyang kumakalat sa anit. Ngayon, bibigyan po natin siya ng antibiotics para po sa mga maliliit na pigsa para lang po mawala yung mga kulani at lagnat niya. Tapos, pagkalipas po ng 3 araw, tsaka po natin gagamutin yung mga kuto. Hindi po kasi natin i-disinfect yung mga ginagamit po natin katulad ng bedsheet, ng pillowcase, ng suklay, or yung mga akaw o ano pa man po na infection ng kuto. At kung maaari po, po sana tayo tabi-tabi matulog kasi baka po yung isa na meron, gumaling na po yung 5, tapos isa makahawa pa para nagpiping-pong-ping-pong lang po yung nangyayari. Tapos, kailangan nyo din po mag-shampoo para sa kuto. Yung shampoo na yun na para sa kuto ay para lang po mamatay yung mga adult na kuto. Yung face naman po sa itlog, madikit po talaga yun sa anit. Kaya kapag po gumamit tayo ng shampoo para sa kuto, within 5 days po, lulunurin niyo po yung mga itlog na yon ng oil. Maglalagay din po kayo ng maraming oil, tapos papatungan niyo po ng shower cap para po yung sa magdamag o sa buong gabi na tutulog kayo ay nabababad po yung mga itlog para po mas madali niyo na po makuha yung mga itlog kinabukasan. Face po kasi ni ate, dumadami na po yung mga sugat niya sa ulo, dumadami na rin po yung mga kuto niya. Mas mabuti na po talaga yung kalbuhin na lang po natin siya para hindi na rin po kayo mahirapan linggo-linggo na mag-shampoo sa kanya, na linggo-linggo po ay kailangan po niya magbabad ng oil sa ulo niya para po mas madali na lang po sa inyo yung procedure na gagawin po natin para hindi na rin po lumaki yung gastos niyo, tsaka po para hindi na rin po mahirapan si ate na gamutin pa yung mga kuto at mga sugat niya po sa ulo niya. Ang tanong, papayag kaya si Liza? Ang desisyon ko po ay hindi na po magpapakalbo kasi dalaga na nga po ko. Siguro idaan na lang po sa mga gamot na mga sponsored ng KMJS na bibigay sa akin ng mga gamot para maging maayos po yung aking buhok at mawala na po yung kuto ko. Siyempre yung sugat ko na sobrang dami. At para bumilis ang paghilom ng kanyang mga sugat, sinagot na po ng aming programa ang kanyang mga gamot. Maraming salamat po, Ma'am Jessica, sa mga pinamigay niyo, pinadala niyo po mga gamot para gumaling po yung ulo ko. Salamat, Ma'am Jessica, sa mga pinigay niyo sa anak ko. Sa ating mga tahanan, mas kailangang pairalin ang kalinisan para rin sa ating kalusugan. So yun mga kabara ko, ang video na nakita nyo ay pardi lamang. At kung bago ka palang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At syempre, huwag mo kalimutan mag-follow ang ating Facebook page, Bernadette Joyce Alisado. So yun mga kabara ko, tuloy-tuloy lang natin mga good vibes sa video. At syempre, huwag mo kalimutan i-like tong video at i-click ang notification bell para lalo kayong updated sa ating mga videos. At syempre, supportahan nyo na ako para tayo ay maging 20,000 subscribers na. So yung mga kabara ko, maraming salamat sa pagsuporta. Out na natin to. Abangan pa ang mga videos. Susunod pa na single. Out na natin to. And 3, 2, 1. Bye-bye!
pag nakakanta ka na madaling kuto, parang nandun yung pandidiri na. Lalo na, dalaga na yun. Tapos, nakita yung kuto.